bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Podre de Rememes. Dito lang yan mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat nang sa ganun updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Ganun din dito sa Facebook page kong Podre de Official. Mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat ulit. Sa mga gustong magpabasa ng mga science area ninyo, ito lang ang nire-reply ko pag nagpasa kayo ng mga sign ninyo sa messenger ko. Huwag kayong magalit kung mapasahan kayo nito. At ito, subalit pag pinasa ko ito, mas okay or maghintay na kayo dahil kabilang na ang mga sign ninyo na mababasa ko. Pero hindi ko magagawa yan kung hindi ninyo masunod ang assessment mechanic na ito. Pakibasa na lang ng maigi, number 1, number 2, number 3, simpleng ano lang naman ito mga ka-teach, mechanic lang naman ito eh. Screenshot ninyo, naka-like kayo sa Facebook page ko, pasa ninyo sa messenger ko, number 2, screenshot nyo rin na naka-subscribe kayo sa YouTube channel ko, pasa ninyo sa messenger ko, ganun lang kasimple mga ka-teach. Yung iba kasi hindi nila magagawa-gawa eh. Tapos ang daming mga sign na pinapasa sa akin at gusto pa kong gawing chatmate. Hindi ganun mga ka-teach. Pasa ka ng sign sa area mo na klaro, gawin mo lang to. Babasahin ko yan at babasahin ko talaga yan. At sa mga gustong sumali dito sa raffle draw natin, pakisunod na rin sa mechanic. Simpleng ano lang naman mga ka-teach, mag-chat kayo sa akin, sir, pakisali naman sa raffle draw. Ito yung requirement mo na hinanap. Screenshot mo ang Facebook page ko na naka-follow at naka-like ka mga ka-teach. Ganon din sa YouTube channel ko. Napaka-simple lang, pero ang iba hindi naiintindihan mga ka-teach. Okay, pakisunod na lang dyan. Pinamagatan ko itong Japanese Treasure Lecture and Guide at nandito na tayo sa pinaka number 23, Gold Bar Deposit sa Lumang Kobita. Ito ang pamagat sa content na ito. Binasi ko ito sa turo sa akin ng mentor ko at gayon din sa mga area kung saan napuntahan ko at nakuhaan ng deposito ang ganitong plastada. Kaya umpisahan na natin mga madam at mga sir, ganito yan. Alam naman natin mga katiit, sa panahon na yon, sa mga kampo nila tulad ng detachment, garrison, meron at meron talaga silang ginagamit na padumihan o yung tinatawag natin na CR or Kobita. Ganon din sa mga lumang bahay kung saan tinirahan ng officialis ng Japanese Imperial Army. Hindi talaga mawawala ang mga padumihan nila or CR o Kobita. Kung mayroong kayong ganitong mga plastada sa area ninyo mga ka-teach, kahit saling kwento sa mga ninuno ninyo na nakapagsabi sa inyo na meron dyan sa area na yan na lumang Kobita kung saan ginagamit ng Japanese Imperial Army sa panahon na yon, ibig sabihin, pwede ninyong itisdig ang ilalim mga ka-teach. At pwede kayong maghukay mismo sintro sa CR na ito. Halimbawa, or halimbawa lang itong illustration ko kung sakaling may ganito kayo. Mag-down lang kayo dyan ng 9 feet under. At nandito ang pangalawang illustration. Ayan, nandito ang Kobita sa taas. Kung mapapansin ninyo, ayan. Ulitin natin para masundan talaga ninyo. Down 9 feet under. Pa ilalim. Sintro talaga sa CR. Ngayon, kung sakaling pagdating ninyo sa 9 feet under, makatama kayo ng helmet. Kasi ito yung sinabi sa akin ng mentor ko. Nako, napakaswerte ninyo mga ka-teach kung matamaan ninyo ng 9 feet ang helmet na yan. Ayan. Pero kung wala man siya sa 9 feet, dahil medyo mababaw pa yan mga ka-teach, pwede kayo mag-adjust sa
12 feet under, halimbawa 9 feet ito. Sulat talaga natin 9. Wala kayong nakitang 9 feet. Wala kayong nakitang palatandaan na helmet. Pwede kayong mag-adjust papunta sa 12 feet under, dagdag lang kayo ng 3 feet. At sigurado ako, kung nilagyan man yan ng deposito, meron at meron talagang helmet na nilagay. Kung ibig sabihin, nakita ito sa 12 feet under, sa madaling salita mga ka-teach, nasa kalagitnaan na kayo ng target, 12 feet under. Kung wala sa 9 feet, ayan, halimbawa. Pero kung mayroon sa 9 feet, ibig sabihin pa rin, kalagitnaan na rin kayo sa target mga ka-teach. So, madi-total, kung makita ninyo siya sa 9 feet, 18 feet ang target mga ka-teach. Nasa 18 feet ang target. At kung makikita ninyo siya sa 12 feet, ibig sabihin nasa 24 feet ang target. 24 feet ang target. Ayan. At nandito ang illustration. Ayan, ito ang halimbawa. 9 feet. Dagdag lang kayo ng 9 feet ulit. Down lang. Dahil nandyan lang ang possible target sa ilalim. Ngayon, kung wala siya sa 9 feet, nasa 12 feet ninyo nakuha. Ibig sabihin, down pa rin kayo ng 12 feet. Suma di total, nasa 24 feet ang target. Ganun na mga ka-teach. Sa madaling salita, pag nakita ninyo ang helmet na ito, nasa kalagitnaan na kayo. Yan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. At nandito ang illustration na ginawa ko, ang sample. Ayan siya mga ka-teach. Nandito ang helmet sa kalagitnaan. Ibig sabihin, sintro talaga ito ang deposito kung saan ninyo makukuha ang helmet. Yan ang bilin sa akin ng mentor ko. Kaya kung sakaling may ganito kayong mga plastada sa area ninyo, pwede ninyong itisdig mga ka-teach. Kasi kung matamaan ninyo ang helmet na ito, napakaswerte na ninyo mga ka-teach. Nasa kalagitnaan na kayo. Diretso lang, nasa ilalim lang ng helmet ang depositong ito, down lang. Pero kung sakaling wala kayong makitang helmet mga ka-teach, lumagpas man ito ng 12 feet under sa kagustuhan ninyong, halimbawa 12 feet under wala at kagustuhan ninyong ituloy, ituloy ninyo mga ka-teach hanggang 18 feet. Pag wala pa rin kayong makitang kakaibang sign, lalo na itong hinahanap natin na signal sign ng deposit na helmet, huwag na ninyong ituloy mga ka-teach, payong kaibigan ko lang. Dahil walang laman ang kubita na yan. Yan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. Ngunit yung iba, nakuha na na area kung saan napuntahan ko sa actual, hindi magkalayo talaga sa 24 feet under lang ang butas nila mga ka-teach. Kuha nila ang isang box na ito. Nag-isang box lang yan mga ka-teach na mga bara. At ang laman yan, hindi bababa ng 8 piraso to 12 piraso. 8 pieces to 12 pieces. Ayan, ang laman nitong box na ito. Ayan ang sinabi sa akin ng mentor ko. Pero yung mga nakukuha mga ka-teach, dahil nauna na sila, ang pagkasabi sa akin, box lang ang inangat. Magkaroon sila ng onsian. May mga kasamaan silang tinarayador sila at tinakas. Hindi man lang pinakita sa kanila kung ano ang laman ng box na iyon. Kasabwat ang financer at katiwala ng financer. Hindi nila nakita yung laman sa loob kung saan ang kasamahan nila doon, yun ang nakapagpinto sa akin
na binira nila ang lumang CR ng Hapon or lumang kubita ng Hapon. Ayon ang mga area na napuntahan ko kung saan nakuhanan. Pero ganun pa man, tugmak or tugma ang sinabi sa akin ng mentor ko. Kaya kung sakaling may ganito kayong plastada sa area ninyo mga katits, itry lang ninyo. At ulitin ko, kung umabot man kayo ng 18 feet sa kagustuhang habulin talaga, 18 feet under, kung walang makita, lalo na't itong helmet, ibig sabihin, huwag na ninyo yan ituloy mga katits dahil walang laman ang CR o kubita na yan. Subalit, kung mayroong kayong makitang helmet, kahit umabot na kayo ng 9 feet or 12 feet, hulatan talaga natin. Kasi malaking pira to pag natsambahan ninyo eh. 12 feet, itong mismong helmet na ito, diretso lang, pailalim, times 2, tumbok na yan. At kung sakaling makuha ninyo ang target, huwag nyo lang kalimutan si Code Raider. Ganon lang kasimple mga katits ang buhay natin. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin ito, sana may nakuha kayong mga simpleng idea, lalo na sa mga lumang kampo ng mga Hapon or mga bahay ng mga Hapon na tinirahan nila noong World War II. Okay, maraming salamat sa inyong lahat mga katits. Sana nadagdagan ang inyong kalaman. Ulitin ko ulit, thank you and God bless.